Minamandato ba ng batas po ang pagbibigay talaga nito at sino-sino yung dapat makatanggap ng 13th month pay? Okay, very exciting topic natin, no? 13th month kasi malapit na ang Kapaskuhan. Pag sinabi ho nating 13th month pay, bakit 13th month? Obviously kasi 12 ang ating months sa isang taon. So, kumbaga parang mayroong quote-unquote mandated bonus, no? But strictly speaking, it's not a bonus kasi ito ay minamandato ng batas, Cheryl, sa ilalim ng Presidential Decree 851. So, minamandato ng batas na ito na lahat ng tinatawag natin na rank and file employees sa pribadong sektor ay dapat bigyan ng 13th month pay ng kanilang mga employer. Provided, no? Provided na ang isang empleyado ay nakapagtrabaho ng at least isang buwan doon sa kumpanya. So kung ikaw ay 2 weeks pa lang sa company at naghahanap ka na ng 13 month pay, syempre hindi ka kwalipikado. Pero ang requirement, minimum of 1 month work, tapos ikaw ay entitled na sa 13 month pay under PD 851. Basta ikaw ay rank and file at part ng private sector. Ayun, dapat regular kang empleyado. Not necessarily regular, Cheryl, no? Regardless of status. Kaya nga, actually, at least 1 month. Matatandaan ho natin, no, na ang probationary employment kadalasan 6 na buwan. So, posible talaga na ikaw ay probationary pa lamang, pero ikaw ay entitled na sa 13 month pay. Kasi ang nire-require lang naman ng batas, Cheryl, is at least isang buwan kang nakapagtrabaho. So, kung ikaw ay kahit probationary, 2 buwan, 3 buwan ka pa lamang nagtatrabaho, pasok ka na kasi nga ikaw ay nakapagtrabaho na ng at least 1 month doon sa iyong kumpanya. Pero yung mga contractual po, kunwari yung mga talents, kagaya yan sinasabi, every 6 months yung kanilang contract or yearly, nire-renew lang, hindi sila kasama sa rank and file. I think, Cheryl, we should be careful sa ano siguro, no? Sa pagsabi, kasi pag sinabi lang natin na contractual, minsan nahahalo sa independent contractor, no? Ibig sabihin kasi, pag sinabi ng tao, oh, contractual ako, ganyan, parang sinasabi na by contract lang ako or contractor ako. Actually, magkaiba kasi yan, no? Pag tinawag natin na contractual, ito nga yung gayang sinabi mo na nare-renew, or halimbawa, 6 months ka, fixed term ka lang for 6 months, for 8 months, kasi yun lang yung kailangan kong trabaho galing sa iyo. Meron din naman, binanggit mo nga, na nire-renew ng nire-renew, bagamat ito ay hindi tama. Okay. So nangyayari yun. Iba yan doon sa tinatawag natin na independent contractor. Kung halimbawa, ako ay isang independent contractor or parang talent, no? Gaya ng nasabi mo. Hindi ako technically, Cheryl, employee. Precisely doon sa term na independent contractor, no? Ibig sabihin ng independent, meron akong kalayaan. Ako ay hindi empleyado ng isang kumpanya, ngunit meron akong mga obligasyon sa kumpanya, meron akong mga liabilities, meron mga kailangan gawin para sa kumpanya as a contractor. Pero hindi ako empleyado. So wala akong 13 month pay. Pero yung nabanggit natin kanina na contractual o yung mas limitado ng kaunti, yung period. For as long as ikaw ay magtatrabaho ng isang buwan sa kumpanya, kahit na ikaw ay contractual, pasok ka pa rin sa 13 month pay. Kasi yun ang requirement ng law, minimum of 1 month.